Isang mapagpalang araw po, Transform Church. Ngayong umaga po, ang pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos ay gagawin po muna natin sa pamamagitan ng isang recorded video. Ito po ay alinsunod sa ating pong pakikipag-isa sa ating pong bansa at sa ating barangay, ang Barangay Piñahan, upang labanan ang pagkalat ng COVID-19. Gayon pa man po, nais ko pong malaman ninyo na ang inyo pong pastor ay patuloy na nananalangin para po sa bawat isa sa atin. Kahit na hindi po tayo physical na nagkikita, naway nalalaman po ninyo na kami po ng aking asawa dito po sa aming pananatili sa aming tahanan ay patuloy pong nananalangin para sa inyo. Sa katunayan po, ang linggo pong ito ay isinasantabi ko para po sa pag-aayuno, para po sa pananalangin, para po sa buong Transform Church at upang maiwaksi po ang COVID-19. Ang panalangin ko po para sa bawat isa na tayo ay magkaroon ng isang ligtas at mapayapang pagsasama-sama sa ating pong mga tahanan. At siguro po sa ating pong pag-uumpisa, nawa po ay manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil sa teknolohiya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kahit po kami ay hindi nakikitang physical, ay maaari pa rin po naming maipamahagi ang iyong mga salita sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, kami po ay nananampalataya na ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na aming pinapanaligan. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya naman po, kami ay nakikiisa, Panginoon, sa aming gobyerno at sa aming pong komunidad upang labanan ang pagkalat ng COVID-19. Aking pong dalangin, Panginoon, na maging ligtas, maging payapa, at maging malusog ang mga miyembro ng Transform Church. At sa aming pong pagtalakay ng inyong mga salita, nawa ay buksan niyo po ang aming puso at isipan at hayaan ang Santong Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. For we acknowledge, Lord, that without you, we can do nothing. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Siguro po sa mga nangyari sa ating kapaligiran ngayon, kung saan ay kumakalat ang isang sakit, na siguro na itanong nyo na sa inyong mga sarili na ito na bang wakas? Is this the end? Ito na ba yung sinasabing end times? Alam nyo po, sa kasalukuyang panahon, marami pong nagtatanong yan. Siguro kung hindi mang COVID-19 ang tatapos sa ating lahat, ibang mga eksperto nagsasabi isang malaking kometa raw na tatama sa Earth ngayon ang siyang uubos ng lahat ng buhay. O kaya naman gera. O kaya naman mas matinding sakit pa kaysa COVID-19. Siguro po bilang mga Kristiyano naiisip natin yan. At siguro ang iba sa inyo natanong na rin ng kamag-anak, kapitbahay, kung anong masasabi niyo tungkol dito. Kaya naman po, ang ating pag-uusapan ngayon is precisely that. Sagutin natin yung tanong na, end times na ba? Okay po, no? At inaanyahan ko po ang bawat isa na makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ni Isaiah or the book of Isaiah chapter 2 verses 1 to 4. At tingnan po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa katanungang ito. So, basahin po natin ang sabay-sabay. Ito po ang sinasabi niyan. Isaiah chapter 2 verses 1 to 4. The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains and shall be lifted up above the hills and all the nations shall flow to it. And many people shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations and shall decide disputes for many peoples. And they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Sa katotohanan po, ito pong pagbabasa ko ng Biblia ay dinala po ako sa Isaiah, sa book of Isaiah. And right now, I'm in Isaiah chapter 2.
And in Genesis chapter 20, so sabay ko pong binabasa yung Genesis at saka po yung Prophets. At sa akin po pagbabasa, ito pong tanong na, ito na ba yung end times? Nakita ko po sa mga, sa kabanatang ito, na ito mismo yung sinasagot ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah. Ano bang dapat nating asahan sa pagtatapos ng panahon? Ito na ba yun, Pastor John? Ganito na ba magtatapos ang lahat ng bagay? At alam niyo po, bilang isang Kristiyano na lumaki ng tatay ay pastor at nanonood ng mga Christian movies, usong-uso po noon yung Left Behind series, no? Kung kayo po ay batang 90s or tatay na nung 90s, siguro po napanood nyo na ito kung saan nagkakagulo, nagpapanik ang lahat, may sakit na kumakalat, may gera sa bawat bahagi ng mundo. At hindi natin maalis sa ating isipan minsan yung kaba at takot. Na ito na ba yun? Ganito ba magtatapos ang lahat? Ngayon po, hindi po tayo titingin sa sinasabi ng movies, hindi rin po tayo titingin sa chismis lamang, kundi ang titingnan po natin ay yung ating pong source na katotohanan, yung pinagmumula ng katotohanan para sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At yun po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At isa po sa mga talata na binabasa pagdating sa end times ay ang Isaiah chapter 2. Kaya naman po, ito po yung pinuntahan natin ngayon. At ilan po sa mga mapapansin natin sa ating pong binasa ay ito. Sige po, ibabahagi ko po mulit sa inyo. Ayan po, ano? Ayan. Ah, hindi pala ito. Okay. Ito po. Ayan. Nung meron sa inyo, ito pong setting na to. Ayan. Basahin po ulit natin. It shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord, of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains and shall be lifted up above the hills and all the nations shall flow to it. Ito po yung setting, no, na ipinapakita ng Isaiah. Sa huling panahon daw ay aangat ang bundok kung saan nandun ang templo ng Panginoon. At lahat ng bansa ay aagos papunta dito. So sino na po nakakyat ng bundok? Or nakapunta ng bundok, nakasama ng Mindoro. Ayan, missions. Ayan. Siguro po, kung babasahin niyo po ito mabuti, isa sa mga nakakapagtakang sinabi rito, eh hindi po paagos pa baba, kundi paagos pa taas, kundi papunta sa bundok. At hindi tubig ang agos, kundi mga bansa. Yan po yung setting na ipinapakita rito, no? Kung saan ang iba't ibang nasyon, iba't ibang tribo, iba't ibang lahi, parang ilog, ngunit hindi aagos pa baba, kundi aagos pataas. At isa pa po sa dapat nating tingnan dito, ay ito pong setting na ito kung saan may bundok, at ang bundok na ito ay ang pangunahing bundok sa lahat ng bundok, ay nagpapaalala sa atin ang Hardin ng Eden, kung saan ito ay nilikha ng Diyos upang ang tao ay may tirahan at isang hardin na dapat niyang alagaan. Na kung saan mula sa bundok na yon, mula sa hardin na yon, ay aagos ang apat na ulo ng tubig, no? Kung babasahin po natin yan sa Genesis. Pero dito po, inuulit niya yung ganung characteristic of a paradise, but the difference is, hindi po ilog, hindi tubig ang umaagos, kundi mga nasyon. At hindi umaagos pa baba, kundi umaagos pa taas. At ano ang dahilan ng pag-agos na ito? Tingnan po natin. Ang unang dahilan ay, sandali lamang po. Ayan, basahin po natin. And many people shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that He may teach us His ways and that we may walk in His paths. Makita po natin na sa pag-agos ng mga tao, sa bundok kung nasaan ang templo ng Diyos, ang gagawin po nila doon ay mag-aaral ng kanyang mga salita upang sila ay makalakad dito. Mga kapatid, kung pagmamasdan po natin yung senaryo na ipinapakita rito, ako po, no, naalala ko pa noon na may isang pangyayari sa aming bahay kung saan ay one day nagising yung ate ko at sa hindi namin malamang dahilan,
ay tumatakbo siya ng sumisigaw, Mama! Papa! Jong! Nasaan na kayo? At nung siya po ay nahimasmasan at tinatanong namin, bakit ka sumisigaw pagising mo? Kasi daw po, nakita niya, dun sa kanyang lapag, merong nakakalat na damit. At nung tiningnan niya, damit ng aking nanay, yung nandun sa kanyang paanan. At naalala ko po nun, sama-sama kaming natulog, pero pagising niya, siya na lang daw. Kaya sabi niya, Ma, Pa, akala ko po, na-rapture na kayong lahat, kinuha na kayo ng lahat ng Panginoon, at naiwan na ako. Alam niyo po, kapag naalala ko po yun, at naialala ko yung mukha ng aking kapatid na si Ate Hana, no, hindi ko po maiwasang matawa. Pero when I think about it, when I see that expression no, kanya pong pinapakita, ito po ay takot. Ngunit kung pagmamasdan po nating mabuti yung ipinapakita dito po sa Isaiah chapter 2 na sinasabi, Come, let us go up to the mountain of the Lord. Ang kanila pong ipinapakita na emosyon ay sabik, pananabik na tara, punta tayo. Kasi doon sa tuktok, doon sa templo ay pag-aaralan natin ang salita ng Diyos at aalamin natin, tayo ay tuturuan niya kung paano nga bang lumakad dito. Mga kapatid, ito po ay iba sa kung ano yung pinapakita ng movies, sa kung ano yung minsan or madalas na nararamdaman natin pagtungkol sa usaping katapusan na ng mundo. Siguro po takot, kaba, sakit, kamatayan, yung inaasahan natin. Ngunit dito po sa Isaiah chapter 2, ang ipinapakita niyang picture, the image that he is showing is that people go up to the mountain of the Lord. Again, picturing the Garden of Eden atop the mountain. And there is flowing, pero po hindi ilog, kundi mga tao paakyat. At sila'y sabik and they are saying, come, come, lumapit tayo, umakyat tayo upang matutunan natin at maisapamuhay natin ang salita ng Diyos. This is a very different picture of what to expect when it comes to the end times. Kaya naman po mga kapatid, when we are being, one of the things that I'd like us to think about this, when we are being questioned or sometimes dumadapo po sa ating isipan ang end times or ano bang dapat nating asahan, nawa, sa katotohanan po tayo ng salita ng Diyos, tumitingin. Makikita po natin pagpapangaral ng salita ng Diyos ang matatagpuan natin. At hindi takot, kundi kasabikan ang nakikita natin. Yan po ang una nating aasahan. When it comes to the end times, no? Kung natatanong, ito na ba ang katapusan? Yan ang tingnan mo. Meron bang pag-akyat sa templo ng Panginoon? Meron bang mga pagtitipon na ginagawa upang makinig at mag-aral ng salita ng Diyos? Okay po, yan po yung checklist number one. Okay. Ngayon po, tingnan naman natin yung pangalawang dapat nating asahan when it comes to usaping end times. Okay, no? Sige po, ibabahagi ko po ulit sa inyo. Screen na ito. Ayan, liliit ulit yung mukha ni Pastor Jong. Sabi po rito, people experiencing the peace of God. Sabi po dyan, basahin ko po sa inyo. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations and he shall decide disputes for many peoples. And they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Mga kapatid, ang pinapakita pong picture dito, kanina po, ay una, ano nga ulit yun? Magkakaroon ng pag-aaral at pagsasapamuhay ng salita ng Diyos. Dito naman po ay pinapakita na ang ating Panginoon, ang kanyang salita ay dadaloy mula sa lugar na ito. So, yung bundok po ngayon, may pagdaloy pataas, ngunit may pagdaloy din pababa, ngunit hindi muli tubig, kundi salita ng Diyos. At ang Panginoon, ang siyang maghuhusga between the nations. And he shall decide disputes, pero hindi po ito yung parang sa barangay, no? Para matigil lang yung away, para matigil na yung usapan. Hindi po ganun. Kundi sa pag kanya pong judgment, in his judgment,
in His act of judging, it will be a peacemaking process kung saan people will finally experience true peace. Makita po natin dito, hindi na kakailanganin ang sibat, hindi na rin kakailanganin ang tabak. Siguro sa panahon natin ngayon, ang barel, no? So pasensya na sa tag, sa transformed airs of group, yung mga barel, no? Ay tutunawin na raw into plowshares. Ano masasabi nyo dyan? Pero baka hindi naman kasama yung mga ano natin, laruan natin, hindi ba? Yung ating mga airsoft guns. Siguro yung mga barel na nakakamatay, yung tinutukoy rito, or yung mga weapons for murder and killing. And nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Mga kapatid, alam niyo po, kung nakikita niyo sa paligid ay hoarding, panic buying, o kaya naman eh kawalan ng peace of mind, mga kapatid, hindi pa po end times. Dahil sa nakikita po natin dito, ang makikita po natin sa end times, according po sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay kapayapaan. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung salita na nais ko pong personally i-share sa inyo sa panahon pong ito. Totohanin ko na po kayo, ako po bilang inyong pastor na ang experience ko po ngayon ay magbahagi ng salita through a recorded video. Nag-aalala po ako para sa inyo. Alam niyo pong mahal ko po kayo. Nag-aalala po ako para sa mga matatanda natin. Nag-aalala po ako para sa mga kabataan natin, yung mga bulinggit natin na mahilig maglaro. Nag-aalala po ako para sa future ng ating mga meetings ngayong naka-lockdown ang NCR for a month at na-extend pa yung cancellation ng classes from April 12 to April 14. Nag-aalala po ang inyong pastor. At naitatanong ko po sa Panginoon, honestly po, no? Panginoon, dito na ba ito magtatapos? Ito na ba yun? Alam niyo po, kung ako po yung tatanungin, gustong-gusto ko po sanang mag-meet tayo for this Sunday. Kasi po ito po yung natapat sa panahon kung saan ay ikawalong taon ng Transformed Church. At ako po, no, bilang pastor na gusto ko pong magkita-kita tayo at sabihin natin, no, we are victorious against this. But then, hindi po natuloy, no, dahil po tumawag ako sa barangay at sinabi nila na kansilado ng araw lahat ng misa. Tinanong ko, hindi naman po kami magmimisa. Ano po kami? Community church po kami. Mga evangelicals po kami. At sabi lang sa akin, ah, hindi po. Wala na po talaga. Wala na po talaga. No? Nalungkot po ako. Kaya po natanong ko, Panginoon, dito na ba ito magtatapos? Pero alam niyo po, nung binabasa ko po yung Isaiah chapter 2, it gave me comfort because the answer to my question is no! Hindi po COVID-19 ang may huling salita. Hindi po gera, hindi po meteorite, hindi sakit o kung ano pa man ang may huling salita. Hindi rin po kamatayan ang may huling salita, mga kapatid. Ang huling salita po ay ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon. At yan po ang panalangin ko para sa bawat isa sa atin. Sa ating pong pagpunta sa kanyang presensya, bagaman hindi po tayo magkakasama ngayon, ngunit akin pong idinadalangin na sa inyo pong pananatili, sa inyong mga tahanan, ay may pagkakataon po ang bawat pamilya na lumapit sa presensya ng Panginoon, umagos patungo sa kanyang presensya, pag-aralan ng kanyang mga salita, at kahit na sa gitna ng lahat ng ito ay maranasan ng kanyang kapayapaan. It is my prayer as your pastor that each family prayer center will have this opportunity to come before the presence of God and experience the peace that He is giving to each and every one of His children. Kaya po mga kapatid, sa maikling mensaheng ito, hayaan niyo pong
conclude, no? Sabi po dito, anong meron sa end time? Sabi po dyan, it is an international Bible study where they experience the justice and peace of God. Meron pong nakasulat dito. Teka, hindi pa familiar na to sa Transform Church? No? Tama po ba? Ano pong ibig ko sabihin? Saan kayo pumupunta para mag-aral ng salita ng Diyos? Saan pagtitipon nyo nararanasan ang kapayapaan ng Diyos? And when I was reading Isaiah chapter 2, sabi ko, Transformed Church is ready. We are ready. Hindi dahil nakapag-hoard na tayo ng supplies, hindi dahil limitless ang alcohol natin. Kundi dahil alam natin ang katotohanan kung paano ang ating Panginoong Jesus ay magdadala ng hustisya at kapayapaan. Hindi dahil secure na tayo, no? Hindi dahil alam na natin ang lahat ng mangyayari sa future, pero alam natin ang katotohanan na to. Na sa huling mga araw, hindi gera, hindi sakit, hindi kamatayan ang may huling salita. Kundi kung ano na yung ginagawa natin sa Transform Church, kundi kung ano na yung ginagawa natin sa Family Prayer Center. Kundi kung anong ginagawa natin ngayon, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At yung paglapit natin sa Kanyang presensya at maranasan ang Kanyang kapayapaan, mga kapatid, eto po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na every Sunday pala, so Pastor John, every Sunday pala na nagkakatipon tayo, at ngayong Sunday na to na kami, ng aming pamilya ay mananalangin ng sama-sama at mag-aaral ng Kanyang salita at mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon, ito po yung paghahanda natin. Dahil ito ang katotohanan na meron tayo. Kaya naman po mga kapatid, muli, kung meron pong magtanong sa inyo ng mga katanungan ito, no? Na ito na ba ang katapusan? COVID-19 na ba ang tatapos sa ating lahat? Gera na ba with China ang tatapos sa atin? Or dinamita, meteorite galing sa outer space? Ano pong isasagot natin? Hindi. Gusto mong malaman kung paano matatapos ang mundo? Halika, sumama ka sa Transform Church. Halika, umupo tayo sa Family Prayer Center na ito. Dahil alam po natin that the church is prepared for the end times. Kaya po tayo bilang isang iglesia, hindi po tayo takot sa end times na yan. Kung di tayo po ay nag-aabang, nag-aantay, ang ating pong sinasabi kasama ang mga una nating kapatid kay Kristo, 2,000 taon na nakakalipas ang panalangin Maranatha. Maranatha. Panginoong Hesukristo, halika. Hayaan niyo po sa maikling mensahe na ito na ipanalangin ko po ang bawat pamilya ng Transform Church. Inaanyahan ko po kayo na nanonood nito na yumuko at pumikit. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po dahil sa aming Panginoong si Jesus. Nalalaman namin na siya ang itinalaga mong Panginoon. Na hindi po sakit, hindi po digmaan, hindi po kalamidad ang may huling salita, Panginoon. Kundi ang iyong anak na si Jesus, dala ang hustisya at kapayapaan na nagmumula sa iyo, aming Ama. Maraming salamat po na dahil sa kahit po sa gitna ng mga bagay ng ito, alam po namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Hindi dahil this is a wishful thinking, hindi dahil imahinasyon namin to, kundi pinatunayan mo na sa iyong anak na si Jesus na iyong pinadala rito sa lupa na namatay at nabuhay namang muli na ang iyong mga salita ay mapagkakatiwalaan. At hindi lamang yan, Panginoon. Maraming salamat po dahil sa aming mga pagtitipon-tipon bilang Family Prayer Centers,
bilang Transformed Church sa pag-aaral namin ng iyong mga salita at sa presensyang aming nararanasan na nagmumula sa iyo, alam namin na sigurado ang sinasabi ng propeta Isaiah. Dahil Panginoon, hindi mo po kami iniwang abandonado, kundi iniwan mo ang banal na espiritu sa aming buhay na nagsasabing higit pa ang parating. Nagdeposito ka na ng iyong presensya ng kapayapaan sa pamamagitan ng banal na espiritu, kaya alam namin sa aming mga sarili na hindi sakit, hindi kamatayan ang siyang may huling salita, kundi yung presensya mo, yung kapayapaan mo na aming nararanasan sa mga panahong ito, sa gitna ng lahat, ang aming kasiguruhan na darating ang aming Panginoong Hesus at siyang magbibigay ng kapayapaan sa buong mundo. At sa ating pong pananalangin, hayaan niyo po mga kapatid na ipagkaloob ko sa inyo bilang inyo pong lingkod at pastor ang pagpapalang ito na mula po sa bilang 6, 22 hanggang 26, babasahin ko po sa inyo. Sige po, patuloy po tayong manalangin. The Lord spoke to Moses saying, "Speak to Aaron and his sons saying, thus you shall bless the people of Israel, you shall say to them." Ito ang pagpapala na ipinagkatiwala ni Yahweh kay Moises, na danarapat niyang ipagkatiwala kay Aaron sa kanyang pagpapala para sa bayan ng Israel, ang bayan ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. Si Yahweh nawa ay pagpalain ka at ikaw ay ingatan. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Nawa ay pagningningin ni Yahweh ang kanyang mukha sa iyo at ikaw ay kanyang biyayaan. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nawa, iangat ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng shalom, ng kapayapaan. Sa ngalan ng ating Panginoong si Jesus, sa ngalan ng ating tagapagligtas na si Jesus, sa ngalan ng ating Panginoong Jesus na siyang Sar Shalom, na siyang prinsipe ng kapayapaan, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Muli, ito po ang inyong Pastor Jong. Patuloy na nananalangin ng kapayapaan para sa bawat isa.